day, mga ka-JB. Welcome back to our channel. Nandito ulit tayo sa ating channel na kung saan mayroon na naman tayong matutunan about sa ating mga alagang mga kuneo o rabbits. Ngayon, ang vlog kong ito ay gagawin ko para po sa mga nag-aalaga ng rabbit na nagkakaproblema po about ngayon sa panahon na lang init o kahit hindi naman basta init kasi merong mga kadalasang nangyayari sa ating mga alagang rabbit na nai-heat stroke. Ito po ang heat stroke na kung saan tumatama sa ating mga alagang mga rabbit. Let's go! So, napag-uusapan natin ngayon about sa mga alagang nating rabbit na nai-heat stroke. Ano ba ang heat stroke? Ito yung heat stroke sa ano sa paligid na kung saan mainit o kaya sa tag-araw mainit na tatamaan ang ating mga alagang rabbit na heat stroke po ito. Kadalasan po nangyayari guys sa akin base sa aking experience na heat stroke po ang aking mga alagang rabbit, sila po ay parang nalulupo, hindi makatayo upang buka po ang kanilang mga paa. Tsaka po hindi sila makakain ng maayos, nangangatal. Kahit buhatin nyo po siya, talagang hindi po siya makatayo. So ngayon, ang aking may papayo ko sa inyo at nasubukan ko na rin isang panggamot sa heat stroke sa rabbit ay ang dextrose powder. Ano nga bang dextrose powder? Ang dextrose powder ito po yung pinakapagkain niya o bibigyan ng lakas sa kanya kasi wala siyang ganang kumain, hindi siya makakain, hindi siya makakatayo. Kaya nire-recommend ko sa inyo ang dextrose powder. Makakabili po kayo sa feed supplies o mga bilihan ng mga patukaan ng ganito po. Po ang dextrose powder. Yan. Makakabili po kayo ng ganito kaliit. Pero hindi pong may malaki pa po. So, ang dextrose powder, ito ang aking ginagamot sa mga na-heat stroke o nalumpo o hindi makagalaw dahil sa panahon na tag-init. Kaya kahit hindi na po tag-init sa lugar ng iyong alagang rabbit na kung saan niya nakakaramdam siya ng mainit, kaya siya po ay na-heat stroke. Nalumpo. Paano po ba ito gamitin? 5 minutes later. Dito po tayo. Ang dextrose powder po ay pwede po siya sa iba't ibang hayop. Makikita niyo po. Kahit sa kabayo, sa ibon, sa kalapate, sa sheep, sa baboy, sa kambing, sa pusa, sa isda, sa hamster, sa rabbit. Ito po yung rabbit. Siguro meron pang ibang gamot sa mga night stroke pero ito po yung aking talagang ginamit ko talaga sa aking night stroke. Marami na po ako nagkakaroon ng problema sa night stroke pero ito yung ginamit ko talagang gumaling po siya at gumaling po sa pagkasigla niya. At take note po mga guys, mga ka-JB's rabbit trick, pag night stroke po ang inyong alaga, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Hanggat malakas pa siya, ay talagang gamutin nyo na agad. Huwag na kayong magdadalawang isip bumili agad po kayong dextrose powder. Kasi pag binaliwala nyo po yun, ikamamatay niya po yun. So, ang dextrose powder, ang paggamit ko dito, meron akong ginagamitan na meron siyang 1 ml na sukat. Nilagay ko siya, pinupuno ko siya ng tubig. Tapos, ang paggamit ko dito, nilagay ko siya sa 2 or 3 tablespoon sa kutsara. Sa akin, ang paggamit ko, dalawang tablespoon ang gamit ko sa 1 ml ng tubig. Tapos, haluin nyo ng maayos. Haluin ko po. Tapos, paggamit po nito, tapos kung natin mahalo, kukunin po natin ng rabbit. Tsaka, gagamit po tayo ng syringe. Kasi po, minsan, pero okay din kung nagsisimula pa lang siya sa kanyang heat stroke. Kunin mo siya ibigay ng direkta sa kanyang patukaan na kanyang iinumin. Pwede. Pero kung talagang malala na ang heat stroke niya, hindi na siya makabaka, hindi na siya makainom, hindi na siya makakain, i-force feed na po natin, gagamit po tayo ng syringe. Yung syringe po yun, mabibili mo po yun sa mga patukaan, sa
feed supplies sa mga nabibili doon. Tatanggal niyo po yung karayom. Saka yun po ang gagamitin niya. Wala po yung sukat kahit ano kung gano'ng karami ilagay niyo. Ang mahalaga po makakain po siya. Kasi sa akin, sa experience ko, ang ginawa ko po doon, ang nahalo ko na yung dixit powder, kinuha ko sa syringe, tapos hawakan mo siya ng mabuti. Tapos maghawakan mo siya ng mabuti, sabay papasok mo yung syringe sa bunganga niya. O ay force feed mo po siya sa Dixus powder. Ginamit ko siya ng 3 times sa umaga, 3 beses. Tapos pinu-force feed ko siya ng feeds. Binibigyan ko siya ng mga feeds para makakain sa mice. Minsan hindi siya kumakain, niluluwa niya. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Pinipilit ko siyang bibigyan. I-force feed nyo din siya sa patoka ng feeds. Ibubukan nyo po yung kanyang bibig. At saka ipapasok po yung feeds, pakamay po. Papasok po sa bibig. Kung hintayin hanggang sangong nguyayin yung buo niya. Pag nanguya niya po, yun po. Ibig sabihin po, nakapasok na po. Nag-circulate na po yung dextrose powder sa kanyang katawan. Nagkaroon na po siya ng lakas sa kanyang katawan. Pero hindi po siya makakabangon, pero makakagalaw siya ng malakas. Inulit ko yun na 3 times a day, 3 beses. Sa umaga, 3 beses kung binigyan na ng dextrose powder, hapon at sa gabi. Kasama na din yun ng pagbinibigyan ko siya ng pagpatupa. Nagawa ko yun ng isang linggo. Pagkatapos nakaraan ng isang linggo mahigit, nagsimula na po siyang lumakas. At nagkaroon din po siya ng kumakain na po siya ng kanyang pusa. At nung mahigit na isang linggo kalahati, yun, nakatayo na po siya. Kaya mahalaga po sa atin ang dextrose powder sa night stroke po. Kung meron pa yung katanungan, mag-comment lang po kayo sa ating YouTube channel. Tapos po, ang dextrose powder po ay talagang dapat bumili na po kayo kung meron kayong alagang rabbit. Kahit pa kayo ay nagkaroon na ng problema sa rabbit o wala pa nagka-problema sa night stroke, dapat bumili na din po kayo nito. Kasi ang dextrose powder din ang magagamit po din ito sa mga rabbit sa iyong alaga na nagtatay. Kung ang tayo ng iyong rabbit ay mabasa, pwede mo po siya itipainom para po ay hanggang sa maging normal na ang kanyang poop. Magtain ang rabbit natin yung magagamit. Hindi lang po sa stroke. Marami pa pong paggagamot ito sa ating mga alagang rabbit. Bukod sa pagtatay, saka po na stroke. Sa ngayon, ating topic about sa night stroke. So ito po ang ating may papayo. Ihalo mo sa tubig, sa 1 ml, sa 2 to 3 tablespoons. Saka i-force feed mo siya ng syringe kasabay ng pagkain hanggang siya ay gumaling. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa hanggat may panahon may pag-asa. Tapos, pagkaraan ng kalahating linggo, isang linggo, kalahati, lumakas na po siya. Ngayon, sobrang lakas na po siya. Nakain na po siya ng pusa dahil po sa dextrose powder. Thank you sa dextrose powder. Nung una pala, nung una, night stroke po yung alaga ko. Hindi ko alam anong gagawin. So, nag-ano ako sa Stars, sa Rabbit Tree, sa aming group chat. Nagtanong ako nung anong may papayin nila. Sabi niya, dextrose powder daw. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Binilis ko tumakbo sa highway hanggang makabili ako ito. At pinrespect ko agad siya. Hindi ko siya tinantanan hanggang hindi siya lumakas. Umaga hapong gabi, binibigyan ko siya. Kaya kayo, nagkaroon kayo ng heat stroke o nagkaroon kayo ng problema sa inyong mga rabbit, sa mga tae nila, ito lang po ang katapat. Dextrose powder. Dextrobilis. May papayo ko sa inyo. Salamat po sa panonood. Thank you for keep on watching our YouTube channel. Kung bago ka sa aking channel, like, share, and click the notification bell. And don't forget to subscribe. Oh. And you can also add my Facebook account, JB's Rabbit Tree. This is my YouTube channel, JB's Vlog. Thank you for watching. Thank you, JB's Vlog. See you our next vlog.